Hi guys, this is the Options Whisperer. Welcome sa part 2 ng aking beginner's guide. Dito sa part 2, ituturo ko kung ano ang support and resistance kasama na rin ang mga indicators na ginagamit ko. Pagsasamahin natin ang mga tinuro ko sa part 1 para makabuo tayo ng isang epektibong strategy kung paano kumita sa digital options. Sa mga hindi pa nakakanood ng part 1, please pakinood muna bago nyo ipagpatuloy ang video na to para lubos yung maintindihan ng mga tinuturo kong mga terms dito sa part 2. So, umpisan natin kasi medyo mahaba tong part 2 na to. So, sa part 1, nagpag-usapan natin ng tatlong klase ng trend. Kaya lang, hindi ko tinuro ang technique kung paano malalaman ang hangganan ng trend. So, halimbawa, ito, mukhang pa-uptrend siya, di ba? Tingin ko, dito lang siya, hanggang dito lang siya, tapos babalik na pababa. Bakit? Kasi, ang tawag dyan, sa point na yan, na ginagalawan niya ngayon, kaya tingin ko hanggang ganyan lang siya, is resistance. Ire-resist niya, kagaya nung ginawa niya dati, ire-resist niya umangat pa yung price. Pwede rin ito yung resistance, dito, banda sa taas, or pwede rin dyan. Pero since nga ito, minsan kasama yung wick eh, pero minsan kahit hindi, kahit sa body lang nung candlestick. Kaya yan, bumalik siya pababa. Yan yung resistance sa taas. Ang support naman is sa baba. Hanggang saan yung ibababa niya? Posibleng dito. Ayan. Or dito. Pwede rin maging resistance yan kasi may mga, ito rin, may wick din dyan eh. Parang may nagre-resist din dyan para bumaba. So, o kaya dito, pwede niya rin maging resistance to, pwede siyang bumaba dire-diretso doon. So, itong support and resistance, hindi magandang signal yan. Ang maganda lang hanapin dyan is kung ano yung ginalaw niya dati. Ayan, kung mas maraming, ayan, kung mas maraming rumirespeto sa resistance na yon, mas malaki yung chance na walang, hindi sila makakalagpas yan. Pero, may times na lumalagpas sila sa resistance. Ang tawag naman doon, breakout. So, hanap tayo ng breakout. Kaya nito. Ito. Nung isipin nyo na lang muna, wala to ha. So, dati, ito pa lang yung resistance niya. Nagre-resist pa lang siya dyan. Ayan. Pero nung nagka-candlestick na nag-sumarado, nag-closing price sa taas nung resistance, dire-diretso na yan, umangat na siya. Hanggang dito. Bakit hanggang dito lang? May, syempre, hanapin natin yan sa nakaraan niya. Kasi, may ano yan eh. Ayan. Bakit hanggang dun lang? Ayan. May mga candlestick na nag-resist. May sumuport din sa area na to. Kaya, hanapin nyo lang yung nakaraan niya. Doon normally makikita kung saan siya papalo. So, kung saan magiging ang support and resistance niya. Ito naman, parang kakaiba yung nangyayari dito eh. May iba pa kasing klaseng support and resistance. May pa-uptrend na support and resistance. Meron ding pa-triangle yata yung tawag nila dito. Ay, pa-triangle yan yung resistance niya. So, abangan mo yan ngayon. Pag nag-breakout yan, pataas or pababa, dun ang direction ng susunod na trend niya. Kaya, dun ka tataya dapat. Ayan, no? Parang paganyan siya eh. Ayan. So, either banda dito, malalaman natin, dalawang pupuntahan niya, either diretso siya pataas or babalik siya pababa. Abangan natin yan. So, maraming types ng support and resistance. Ang importante lang na malaman nyo is kung para saan yung mga linya na yon at paano nalalaman yung mga support and resistance na yan. So, yan. Makapapansin nyo naman, di ba? Nire-resist niya umangat pa yung price. So, resistance. Sinusupport niya yung price para hindi siya bumaba. Kaya, malakas din ang support niya. Yun ang pinaka main meaning ng support and resistance. Ang inaabangan sa mga support and resistance is breakout. Ang breakout, malakas na signal yan.
mataas ang chance na doon pupunta ang price pag nag-breakout siya. So, next na isi-share ko naman is yung mga signals na ginagamit ko. Punta tayo dito sa mga indicators. First, indicators, Bollinger Bands. Punta na lang tayo sa template. I-explain ko na lang yung mga values nila. Ayan, tapos... ito, papatayin ko muna yung iba. Ito yung Bollinger Bands. Yung white line sa labas, yan yung resistance ko para hindi na ako gumuguhit habang nagla-live trade. Yan nasa baba, support yan. Normally, nagpe-play lang siya dyan. Pwede niya rin maging support yung nasa gitna or resistance. Pero, dyan ko lang tinitignan kadalasan yung mga yung support and resistance ko. Yung mga line na gano'n, ini-imagine ko na lang yun kasi habang nagla-live trade ka, mahirap nang gumawa ng linya-linya eh. So, yun yung first indicator, Bollinger Bands. Ito yung settings. Gayahin nyo na lang, pati yung kulay, gayahin nyo para hindi kayo maguluhan sa pag-trade para madaling masundan. So, yung setup muna yung tuturo ko ah. Saka na tayo magla-live trade sa next video na kasi marami pa akong gustong ituro. So, period 14, deviation 2, colors, white, yellow, white, apply. Next is moving average. Dalawa yung moving average ko. Yung isa 6, yung isa 26. Pag nasa baba yung red, nasa taas yung green, uptrend. Strong uptrend yan, indication. Pag nasa baba yung green, nasa taas yung red, strong downtrend. Ibig sabihin, may chance pa yan na dere-derecho pa yan pababa. So, yan lang yung values, no? Gayahin nyo na lang din. Sorry. Gayahin nyo na lang din yung kulay. Ito. 6 SMA. Sigurado yun yung SMA yan kasi maraming options yan. SMA lang tayo. 6 SMA. Thickness, bahala na kayo dyan. Tapos yung isa, 26 lang. Tapos, color red. Tapos, next indicator. Pinapakita ko na lang din. 26 SMA. Next indicator is MACD. Moving Average Convergence Divergence. Ang inaabangan ko naman ditong signal sa MACD is ito, crossover ng orange at blue line. Every time nagko-crossover yan, strong indication yan ng trend. Pag nag-crossover to, patas nag-crossover din doon, yung moving average natin dito, tsaka dito, yung dalawang linya natin dyan. Strong indicator ng downtrend yan. Dito, nag-crossover siya, pero kung papapansin nyo, nasa taas pa rin yung green. So, ibig sabihin, ano to, false signal yan. Huwag nyong susundan. Huwag nyong tataya ng pababa kasi titignan nyo tumaas siya. Kaya, dyan nyo mako-confirm. Kailangan maraming indicators ang pagsasama-samahin nyo. Ito kasi yung indicators na ginagamit ko. Komportable ako dito. Kaya, yung nasa part 1, tsaka dito sa part 2, ito yung setup ko. Pinaka-setup ko. So, dito kayo mag-uumpisa. Every day na mag-trade kayo, ganito ang gagawin nyo sa IQ option nyo. Since naituro ko na rin kung ano yung mga signals na hinahanap sa part 1 and part 2, sa next video ko pagsasama-samahin natin yan ngayon. Mag-live trade tayo gamit ang demo account. Hindi mo na totoong pera gagamitin natin. Pero, once na may turo ko na lahat, i-apply na natin yan sa real account natin. Tapos ipapakita ko rin sa inyo kung hanggang magkano ang aabutin ng initial capital investment na i-discuss ko. Isasabihin ko rin kung magkano ang kailangan nyong i-invest tsaka kung magkano ang posible nyong kikitain. So, yun na lang muna sa ngayon. Practice muna kayo lahat sa lahat ng tinuro ko dito. Pag may tanong, mag-comment lang. And please subscribe. Marami pa akong i-upload. Thank you for watching and see you on my next video.